Good evening, everyone. Today, we're going to talk about smart content creation and the impact of it. Bakit tayo kailangan maging isang content creator as an aspiring social media manager or marketer? Ano ang edge natin sa mga walang sariling personal brand? Ayan, na SMM, di ba? Pag-usapan natin ngayon. Okay, so some of you guys are nagsimula na, some hindi pa. Some nagbabalak na. So this webinar is for everyone. So hold on tight. Ayan, magsisimula na po tayo. Okay? Pero may question ako. Who among you guys, comment sa section na, who among you guys creates content na in social media right now? Comment me. Kung ikaw ay nagka-create na ng content sa social media right now, comment me. Ayan, I see Angel. Hoy, andito si Angelic. Welcome back. Oh, si Ma'am Shio. Noemi, Lady Laika, Christopher, Cheryl, Rizan, Charlotte, Alexander, Mac. Yung para sa sarili, ha? Yung nagka-create ka ng content para sa sarili mo. Ayan. I'm so happy na a lot of you guys are starting already. Next question. Comment next if you're ready for the next question, mga sis. Comment next if you're ready for the next question. Ayan. Comment next if ready ka na sa next question. How long have you been creating content? Gano'ng katagal ka na nag-create ng content para sa sarili mo? Comment section, guys. Gano'ng katagal ka na nag-create ng content for yourself? How long? Ilang months? Ilang days, ilang hours na, ilang years, comment natin. Ano lang, ballpark figure lang, like top of mind, gano'ng katagal ka na nag-create ng content? Ilagay natin sa comment section. Ayan, gano'ng katagal ka na nag-create ng content? Si Lady, 4 months, sino pa? Asan na yung iba? Ayan, si Laika, 3 months. Wow, mga bago pa, I'm so happy for you. Ayan, sa Melissa, 2 months. Gawa-gawa. Okay lang yan. Cheryl, less than 2 years. Tagal na niya, no? Cheryl, o Alexander, 4 years na. O, tagal na rin, no? O, nag-YouTube din para si Alexander, eh. O, Noemi, 2 months. Christopher, 4 months. Social, 2 months. Congratulations! Ayan, pero bagong lahat. Imamit na muna kayong lahat, mga kumala. Ayan. Okay. Next question tayo, ha? Comment next if you're ready to answer the next question. All right, comment next. Ayan, perfect. Ayan, Pak, nakaramdam ka na ba ng pagod sa kaka-create ng content? Comment, come on! Comment, come on, kung nakaramdam ka na ng pagod sa pag, laki lang. Bakit naman naka all caps yung yes, si Alexander? Hoy, bakit parang ang passionate ng pagsabi ng yes? Si Sherry, tinatamad. Totoo. Minsan talaga dumadating tayo sa katamaran, te. O si Noemi din, capital YES. Pero wala tatalo sa yes ni Alexander. Di ba? Mahirap mag-isip ng content. Oo, kasi yung next question ko is, naubusan ka na ba ng content ever? Regardless kung ilang buwan ka nang ginagawa tong content creation, naubusan ka na ba ng content? Comment here. Yung tipong haharap ko sa camera, hindi mo na alam kung anong sasabihin mo. Kasi ako, te, sa tagal ko na itong ginagawa, may mga ganong moments sa pagharap ko ng camera, po nga lang, ano i-record ko? Diba? Ano? ubos na daw si Christopher. Grabe naman hugot mo, te. Grabe naman ang hugutan ni Sabi ni Alexander, main struggle can ever since. Hindi kayo nag-iisa, guys. Hindi kayo nag-iisa. Ako din, believe it or not, ako din, nangyari sa akin yan, mga beshi. So, hold on tight kasi susolusyon na natin yan today. Ayan. So, thank you po. And dito na po nagtatapos ang ating webinar. Tsari! Kung yun po yung nagdadaanan nyo, walang problema. I got you. Okay, I got you. Hirap mag-record na sarili. Sige, gawa tayo naman. Mag-Q&A tayo later. Sagutin natin ang mga concerns natin. Ha? Pero kung yun ang iyong issue right now, don't worry, I got you. Akong bala sa'yo. Tuturo ako kayo kung paano maging madiskarte sa paggawa
ng content para maging, you know, maging consistent ka across all platforms and less sweat, okay? Less struggles, ayan. Akong bahala sa'yo, ito yung ginagawa ko. Ayan. So, again, I'm Jam, and I've been doing content creation since April 12, 2018. Guys, yan ang unang-una kong video sa YouTube. Kita mo naman itsura. Grabe! Pero wag yun nahanapin, please, kasi sobrang cringe. Yan yung mga panahon na bagong-bago pa ang Coffee Project, sis. Yan yung panahon na bagong-bago pa ang Coffee Project at tuwang-tuwa ako sa itsura niya. Kasi, hello, di ba? Ang daming ambiyas, ang daming mga nakasabit-sabit, tuwang-tuwa ako. Diba? Wait lang ha. Okay lang, 11 p.m. Nasa webinar pa ako. Sorry po. Wait lang. Tawag dito. So, yan yung ano, first na ano ko, 2018, April 12. I've been doing this for 4 years, going 5 years. San branch to? Sa ano to, te? Sa Shaw Boulevard Station. Ayun, sa Shaw Boulevard na branch, yung dating Project Pi. Sa may, yun kay Villar, yung lugar na yun. Ayan. So, and hello, kita mo yung quality. Always remember that your first content will be the worst content, no? Sobrang normal po yan, no? Kung mapapanood ko din yung mga previous videos ko, nagsisimula pa lang sa TikTok, sobrang cringy din. So, uso pa yung mga dub smash. Nabutan niyo ba yon? Yung mga nagda-dub-dub lang kayo ng mga ano, ng mga videos sa TikTok, yung iba kumakanta, so dumantay sa era na yan. Pero before we even start, no, like before we continue, pag-usapan natin, ano nga ba ang content creation? Comment content creation, guys. Comment content creation. Okay, ano ba ang trabaho natin as content creator? We just have to know the definition. Now, when you say you're a content creator, you are here, okay, to add value, okay, to your audience by or through storytelling. Comment, add value, and storytelling. Ayan. Comment, add value, and storytelling. Ang pinaka-role natin bilang isang content creator is to add value to our audience through storytelling. Storya. Kinikwento natin ang buhay natin. Kaya nga ako ang tawag sa sarili ko, buhay virtual assistant eh. Kasi kinikwento ko kung ano nga ba talaga ang totoong buhay ng isang virtual assistant. So sa inyo, anong gusto niyong kwento? No? Anong gusto niyong i-add value sa audience niyo? And we do that through social media content. Ayan. Comment social media content. Ayan. Comment social media content. And when you say social media content, mga beshi, it can be like through any form. Diba? May videos. Ayan, diba? May long form, may short form. May writing, yung mga blog posts. Diba? Pwedeng audio, like podcasting. Diba? Pwedeng, you can share it through music. Diba? Yung mga kumagawa ng sarili nilang covers. Ayan, and pwede through photos, di ba, mga infographics or maybe your photo in a specific destination. So, saan kayo dyan? Saan kayo komportable? Video, writing, audio, photos. Kasi madami dito, guys, madami dito ang nagsasabi, medyo shy type ako, parang hindi ako makarap sa camera. Don't worry, baka writing and audio is for you. Baka podcasting is for you. You don't need to show your face, di ba? Audio lang yan, di ba? Actually, I personally like podcasting kasi sobrang dali lang yan. Hindi mo kailangan mag-ayos, di ba? At saka hindi mo kailangan i-edit masyado kasi very raw lang. Kung mapapansin nyo, guys, yung aking podcast sa Buhay Virtual Assistant Podcast sa Spotify is very raw. Wala akong ini-edit doon. As in, like, walang cuts yun. Boses lang ang puhunan, correct. So kayo, saan kayo komportable? Videos, writing, audios, or photos? Comment sa chat. Saan kayo komportable? Ayan. Ilagay nyo dyan. Oh, photos. O oh, diba? Si Noemi, photos and videos. Sino pa? Angelique, photos. O oh, diba? O, oh, photos. Ay, uso pa rin naman ngayon carousel posts. Eh, this 2023. Oh. Writing, photos, audio. Diba? Hindi lang naman videos ang kailangan gawin eh. Diba? At saka guys, ha, alam nyo ba, lalo na yung mga nanonood ng YouTube dyan,
ang daming mga YouTuber na sobrang yaman ngayon, pero yung video nila is wala yung mukha nila. Wala yung mukha nila, pero gumagawa sila ng videos at napakayaman nila. So, hindi naman kailangan na doon yung pagmumukha natin. Pwedeng may mga voiceovers lang natin, tas mga B-roll, pwedeng-pwede po yan. Mga stock videos, ayan, pwedeng-pwede po yan. It's up to you kung saan ka komportable, kung saan mo mas may express ang sarili mo nang wala kang takot. Nang, alam mo yon, mas komportable kasi, I understand, kasi sobrang nakakatakot ng social media, guys, kasi it's public, diba? Everyone can see you and not everyone is comfortable about that. Lalo na yung mga introverts, diba? So, very, very important na gawin mo kung saan kayo komportable. Ako, komportable ako sa videos and audios. Yun naman ang aking ano. Ang weakest ko is writing, te. Wala ka talagang maasahan sa akin sa writing. Ayan. Copy.ai na lang tayo. Pero itong theory ko, guys. Itong theory ko. Comment theory. Comment theory sa chat. Okay? Comment theory. Ayan. Itong theory ko. It's always an advantage as an entrepreneur. Okay? To be visible in social media. It's always an advantage kung tayo mismo ay i-build natin ang personal brand natin online. Because we build authority. Because our social media accounts are our instant portfolio. Diba? Ito yung tipong meron kang social proof na may papakita sa clients mo. You know what, guys? Ako, never ako hiningan ng... I've been here for like 4 years already. Never ako hiningan ng portfolio. Never ako hiningan ng resume. Nakita lang nila yung mga social media pages ko. Hinar na nila ako. Ganong ka-strong kapag ka ikaw ay may personal brand online, kapag ka ikaw ay active sa social media. Kasi how can you even tell your clients na, hey, I can help you grow your social media accounts? Pero ikaw mismo, hindi mo pa ginagrow yung accounts mo. Wala kang social media at all. Comment agree if you agree. Like, how do you say that? Like, how do you back it up na sasabihin mo sa interview, hey, I'm Jam, I am here, I'm a social media manager, I can help you with your, ano, I can help you grow your social media accounts. Oh, where's your account? Oh, I don't have it yet, but I can practice. Like, what? It builds credibility, it builds authority. Hindi mo na kailangan i-explain sarili mo, hindi mo na kailangan ibenta masyado ang sarili mo sa future client mo. As a matter of fact, hindi mo like, magugulat ka na lang, create ka na create ng content, bigla na lang may nagme-message sa inbox mo na, hey, you might be interested for a social media management post. I am in need of help for this. Diba? So, I encourage you to start your own personal brand, which is something that we'll talk about next week, Wednesday, 7 p.m. Personal branding, pag-usapan natin yan. I will walk you through. The week after is checkpoint where I will check on your output and I will help you kung saan kayo nahihirapan. But I want us to focus on starting our personal brand this January 2023. It's about time to get out of our comfort zones. It's about time to level up. It's about time to stop procrastinating and hindi makipagsabayan sa mga gustong mag-online jobs pero wala namang ginagawa pero nagbe-bare minimum lang sila, naghihintay ng milagro, no? Apply ng apply randomly. Let's get out of that. Let's stand out from all these thousands of people applying. Okay? And it through what? Through our personal branding. Like, look at me. Paano niyo ako nakilala? Ba't kayo nandito ngayon? Saan niyo ako nakita? I-type niyo dyan. Saan niyo ako nakita? Ba't kayo nandito sa course ko ngayon? Diba? TikTok, Facebook, TikTok. Ayan, diba? O saan? YouTube, SocMed. O, nasa social media ko and you can get all these opportunities as well. Diba? Now, mamaya papakita ko ba sa inyo, but it's always an advantage if you have your own personal brand sa social media, if you are an entrepreneur, digital entrepreneur, entrepreneurs like us. Okay, comment clear if clear yung punto ko dito bago ko mag-move forward. Ayan. Comment clear. You're learning. You're learning so far. You're learning.
Masyado ba ako mabilis? Ayan, baka masyado ako mabilis ha. Let me know pag hindi nyo naintindihan. Oo. Are you learning? Comment yes if you're learning. Ayan. Oo, masanay na kayo. Puro ako pa comment dito para engaging tayo. Ayan. Okay. Four reasons why you should be a content creator as an entrepreneur. Number one is because it's an instant portfolio. Yan ang aking na-mention kanina and it builds credibility and authority, lalo na sa sarili mong niche. If you are a YouTuber and you want to be a YouTube manager or YouTube marketer in the future, then you create instructional videos sa or social media about YouTube. Ganon. Diba? Reading analytics, what's the best thumbnails and titles, ano yung algorithm, how to get views, yada, yada, yada. Second, your growth is equals to your client's growth. Kung nag-grow mo yung account mo, then ibig sabihin, may idea ka na of a strategy on how to grow the accounts of your clients as well. And guys, let me remind you, kasi this post in my Discord channel really bothered me the other day. So this social media manager, okay, posted sa isang channel sa Discord ko na parang feeling ko ang task niya sa clients niya is to grow yung social media account niya sa Twitter by numbers. Parang meron siyang quota in a month. So ang ginawa niya, nagpo-post siya sa mga pages, sa mga groups na, can you follow this? Because I have a quota for my client of number of followers. Like, please do not do that, guys. Unang-una, pag magpapa-follow ka sa iyong client, sa iyong social media, make sure audience mo siya. Make sure sila yung tamang tao na mag-follow. Kaya nga ako, hindi ako nagpapa-follow sa magulang ko. Like, hello, hindi naman sila interesado sa pag-VA, ba't kung sila ipapa-follow? Huwag po kayo magpa-follow, ha? Get organic audience, yung talagang audience na talaga namang, my gosh, yung mag-resonate sa content nyo, sila yung target nyo, target market. Malalaman nyo yan sa social media management cycle sa isang module natin dito sa Tailored Fit. Yung cycle, yung finding your target market. Ayan. Okay, so organic audience, yes. Wala namang masama ng boosted kasi targeted naman yon. Pwede may pagsabay yon yung ads, okay, at saka yung organic. Pero ilagay mo ang iyong account sa taong mag-resonate sa content mo, yung totoong target market mo, okay? Next, it's good for your business kasi you can attract future clients through your content, no? And of course, limitless opportunities. Comment limitless opportunities. I want to highlight this. Limitless opportunities. Kasi bilang isang content creator, hindi lang na mga kliyente makukuha mo dyan. Ang dami mga brand deals, ang dami mga extra sources of income na pwede mo makuha, which will help you with your daily needs. Guys, so pag-usapan natin yan, no? Yan sinabi ko, multiple streams of income, it will help you have financial security or safety net in this world where security doesn't exist. Alam naman natin, as a freelancer, hindi po fix ang sahod natin, hindi po always nandyan ang ating kliyente. Pag tinopak yan, ang gusto ko i-ghost, i-ghost kayo regardless kung anong pinirmahan niyo sa kontrata, nangyari na yan. Kung gusto niya mag-delay ng payment, magde-delay yan. Kaya ikaw ay dapat handa. Multiple streams of income is key. As long as walang nakakompromise. So yun ang mga kinaganda ng social media, being visible in social media as a content creator. Madami kang pwede makuha ng streams of income. For example, si Jam. Diba, si Jam ay may mga brand deals. Okay? Kumikita ako through brand deals. I get paid per TikTok video. For YouTube video, ayan. I have speaking engagement. So, nag-speak ako, nag-webinar ako sa mga kumpanya, sa mga eskwelahan, and they pay for me. They pay for it. I have clients. I get clients because of social media. No? I sell courses. I get money, like Tailored Fit. Diba? Because na-establish ko yung pangalan ko sa virtual assistants in social media world, I am credible enough to sell courses. No? Ethical naman ang pag-sell ko, guys. In fairness naman sa akin. Sa TikTok po, aside from nagko-comment ka, pwede ka po mag-promote ng product affiliate. Yes! Pwedeng affiliate. Nilagay ko dito affiliate. Oh.
Uso-uso ngayon yung affiliate, di ba? Affiliate marketing, yung mga pinatap dyan ng mga TikTok shops, tapos pinapadala ng ano, ng product, tapos pwede ka mag-add ng product link sa mga videos nyo o sa live nyo. Ayan. And of course, mentoring program or coaching program. Yan ang mga iba sa mga sources of income ko through social media and many more, guys. Madami akong sources kasi pera is life. Bakit pera is life for me? Kasi breadwinner ako at maluho ako. Yun lang yun. Diba? Comment agree kung agree ka doon, no? Lahat tayo may pangangailangan. Sino ba nagsabi? Yung nagsabi na money won't ano, can't buy us happiness. Girl, akin na lang yung money mo. Nako, nakakaloka ka. Akin na lang, T. Akin na lang ang money mo kung ayaw mo, T. Cause money can buy my happiness. Kasi siya nagbibigay ng pagkain sa table ng nanay ko sa Leyte. Siya yung kung bakit nakakakuha ko ng nagsusurvive ako daily. Diba? Dahil lang kung bakit okay yung sanity ko, mental health ko, kasi nakakapag-travel ako. So, money is good. It's just bad if you do not use it the right way. No? So, money if used the right way is good. Ayan. Di daw madadala sa libingan. Hello, buhay pa ako. Correct! Correct yan. Correct, correct, correct. Okay, comment, ano, comment go if you're ready for the next one. Comment go. Ayan, go. Are you learning so far? Are you learning? Thumbs up tayo kung nag-learn tayo. Virtual thumbs up. Ayan, go, come on. Ayan. Diba? Sana nag-enjoy kayo, mga beshi. So, ano bang ginagawa ni Jam sa buhay? No? Ano bang ginagawa ni Jam sa buhay? No? Kung hindi niyo po alam, si Jam ay isang, bukod sa pagiging virtual assistant or creative entrepreneur, si Jam ay isang restaurant training manager consultant. Kaya may restaurant dito. Meron din po akong restaurant client na tinuturuan ko yung mga staff doon ng front of the house pagdating sa service standards, customer service, shift management. So, isa yun, yun talaga yung pinakaunang job ko as a freelancer noong 2018. Ayan. I am also, of course, a social media marketer. I have my startup agency. We are a team of three. Right now, we call ourselves the Course Launcher, where I help coaches create and launch their courses online through community building and social media marketing. So yun ang isa kong gig, no? I am also, kaya may teacher dyan, I am also a part-time faculty sa isang college where I teach anything about HRM or food and beverage. Ayan. Actually, next week may pasokan na ulit. Third term na po ng second term na po ng ano, ng eskwelahan, at back to teaching ang lola mo. I am also a content creator. I get brand deals. I create content for everyone, no? I also sell my very own organic rub, which is Kalma. It's an organic ginger rub na talaga namang it can pahit that stress away, na talagang whoo. Sino dito yung mga tita at tito na mahilig magpahit-pahit ng ganto? Sino dito? I wear many hats. Yes! Yes! Oh, guilty. Guys, ina-launch ko to soon kasi meron akong, eto, this is the big one. Meron akong smaller one. And then meron akong oil-based na roll-on. So, abangan nyo, guys. Okay. Ina-launch ko siya. Abangan nyo, kayo una makakaalam, te. Kasi, guys, grabe talaga. Nakaka-relax talaga. At saka organic ginger. Ang bango. Nag-addict na kami dito ng mga friends. So, anyways, I sell that. And of course, Barangay VA and Tailored Fit, I also manage that. Which is a lot of hats. But, regardless, I still produce content. I was still able to, hindi na nga to updated eh. I was still able to grow my social media accounts, no, across all platforms, and I'm very proud of that, no. I am very happy na nagawa ko to. Ayan, hindi po madali mag-grow ng account sabay-sabay, no. Talagang gumawa akong strategy kung paano ko siya mamimake happen, and kung kaya ko, alam kong kaya nyo din. Isipin mo yung load of work na ginagawa ko, and but yet
I still do this. I still manage to do this. Kaya guys, walang excuse. Comment, walang excuse. Thank you, Febby. Comment, walang excuse. Ayan. Comment, walang excuse. And now, it's growing. It's really growing pa. It's really growing pa. So, I am very, very excited. Thank you, guys. Thank you, guys. Pero siguro tinatanong yun, no? Jam, natutulog ka pa ba? Natutulog ka pa? Oh, naman! I'm just so happy na because meron akong extra resources is I was able to like get myself a video editor already to help me with my content production. So, yun, pag nagka-extra money ka naman, pwede may sama sa budget yung pagkuha ng video editor para siya na yung mag-edit for you. Taga-film na lang ako, sila na yung may SMM ako at saka meron akong video editor. So, pagka nag-film ako, i-edit ni editor, tapos isi-schedule ni SMM. Yun ang ginagawa ng team ko. So, nag-invest talaga ako dyan because I wanna make sure na consistent ang pagpo-post ko sa social media. Pero how? Diba? Comment how? Dito lang ako mag-aalaw ng how na comment. Ha? Dito lang. Pero sa mga comment sections ko, hindi. Alam niya yan, galit ako sa how. Bawal matulog. Matulog kayo, mga pongala kayo. Oh, consistent nga sa content, kailangan ako yung tulog. Na content creation ka sa hospital, di ba? Gusto mo yun? Kaloka ka. How to run... At sagutin muna natin to, no? Hinahingay ba ka tumagos sa pader? Sige, pag-usapan natin to. How to not run out of content? Sino dito ang problema to? Nawawala ng content. Comment me. Naubusan na ng content. Ayan, ako, me. O, di ba ako all types? Naramdam ko. Si Lady Grabe, ramdam ko yung struggle nyo. Nararamdaman ko kayo sa menu pa lang, no? So, solution na natin yan ngayon. What do I do about it? Like, how do I go about it? Una, I talk about something I love. Si Buhay Virtual Assistant, ang pinaka-aim niya is to help aspiring Filipino VAs, no, land their first client online and transition smoothly to freelancing. So, si Buhay VA, para hindi maubusan ng content, ang ginagawa ko ay kinikwento ko yung day-to-day life ko sa TikTok. Ganun lang. Hello, ba? Ito yung nangyari sa akin. This is a lesson. Diba? Sobrang raw ko lang, guys. Sobrang raw lang ng videos ko. Kung makikita nyo yung mga videos ko, sobrang real talk. Yung mga natutunan ko today, nire-record ko yan, no? Pero kasi right now, nagpo-focus ako sa YouTube. Kaya, madalang ako mag-TikTok these days. Pero, podcasting, YouTubing, this is something that I wanna grow this 2023. So, talk about something that you love. Kung ikaw ay magsisimula na ng personal brand mo, i-comment mo dyan, ano ang gusto mong pag-usapan? Something na alam mong kaya mong pag-usapan kahit natutulog ka na, kahit ilang years mo na pinag-usapan, kaya mong pag-usapan, i-comment natin dyan sa comment section. Ayan. Habang hinihintay ko yan, no? Habang hinihintay ko yung mga sagot niya sa comment section, I make sure that I document, no? Ibig sabihin ng document, i-document ko yung buhay ko. No? Kaya nga nagkakaroon ng mga day in the life, eh. And si Alex, the life of living alone, o, diba? Ayan, so, di ba kaya nga ang dami nag-a day in the life? Kasi, like ako, a day in the life of a virtual assistant. Dinodocument ko lang yung day ko at ang daming nakaka-relate. Kasi ang daming mga tao na gusto ng ganun na lifestyle o nakikita nila yung mga totoong nangyayari sa isang sa buhay ng isang gantong tao. So, hindi ka talaga maubusan ng content doon. At ang maganda doon, guys, hindi mo pa kailangan magsalita sa camera. No? Ano ka lang, ayan si Lady Life with My Kids. O, diba? Sino ka dyan? Mommy Vlogger. Ayan. Pwedeng nakaano ka lang. No? Ayan, paano mag-grow ng YouTube? Si Reason. O, go. Pwedeng itapat mo na yung camera mo tapos nagtatype ka lang ganyan. Maya-maya, i-video mo sa'yo yung maglalakad. So, maya-maya, nasa kainan ka. Ilalagay mo lang camera dyan. Kumakain ka lang. Tapos mag-voice over ka lang. Diba? Ganun lang siya. Document lang. Ayan, Travis, Alisa, K-drama si Noemi, o diba? Gadget review si Sheila. Think about that, no? Comment section number 3. Yung mga nag-engage sa comments mo, yung mga common questions. Ayan, pwede mong gawing content yung mga question nila. And of course, magmarites ka, girl.
kung ano ang mga latest chismis at gusto mo bigyan ng aral yung chismis na yon, pwede mong gawan ng content yun. As long as hindi siya fake news at as long as hindi unethical. Okay? Clear? Comment clear. Ito yung mga tips ko sa inyo kung paano kayo, ayan, kung paano kayo hindi maubusan ng content. Ayan. So yung Marites, ano ha? Marites in a good way. Okay? Marites in an empowering way. Ganon. Okay? Mga baklan to, baka naman mambash kayo online na makikisaw-saw lang sa iba. Hindi ganong Marites ang sinabi ko. Ayan. Okay. How to be present in all platforms, no? Kung nakita niyo, na-proof ko naman doon, guys, na kahit gano'ng napaka-busy kong tao, pero nakita niyo naman, lahat ng mga accounts ko, eh, very active ako, di ba? Very nag-grow din unti-unti. So how to do that, no? Do you wanna learn how to do this? Comment yes if you wanna learn how to do this. Oo. Marites in a mannered way. Ayan, oo. Marites, ethical maritesing, gano'n. Mga vak lang to. Ayan, yes. O, pag-usapan na natin yan. Did you know that you can create multiple content with just one piece of content? Kaya mong gumawa ng lampas 10 na content at i-post all over social media using just one piece of content? Naniniwala ba kayo doon? Comment naniniwala. And maybe you're thinking, what? Parang jam, how? Ano to jam? Anong kalokohan to? Paano one piece content tapos magiging 20 mahigit? Diba? Pwede guys. Let I believe. Gusto yung I believe. Pwede isi-share ko sa inyo. So if you're ready to learn this, comment learn. Comment learn if you're ready to learn this. O ito, bibigyan ko yung diskarte. Nako, pag ginawa niyo talaga ito, te, ewan ko na lang. Okay, let's start. Okay? One piece of content can go all over these platforms. Okay? And I'll show you how. And ginagamit ko lang itong mga tools na ito. CapCut. Kung wala, guys, alam ko ang nakalagay sa Tailored Fit is Filmora. Guys, wag na. CapCut na kayo. Libre pa. CapCut desktop. Libre pa. Tek, sa mga nagsasimula pa lang na hindi naman intensive ang kanilang ano, ang kanilang editing, eh, mag-CapCut. Wala pang watermark. True. At may auto-captioning pa. True. O, di ba? Ilaban mo yan. Yung may mga subtitle, o, CapCut lang yan, sis, akala mo. Libre lang yan. Hindi ako bibili na kung ano-ano. Apakadali, o, di ba? Ang passionate ni Steph, o. All caps pa si Akla. Sino ka dyan? ang pinaka ginagawa ko, guys, like, last week of December, nag-film ako ng 4 na YouTube videos for the month na yun, once a week. So, batch filming. Okay? For example, ang plano mo ay mag... Kung kare, ang main platform mo ay YouTube. At plano mong maglabas ng at least one YouTube video a week. Ibig sabihin, the month before that, mag-film ka na ng 4 na YouTube videos for next week. Basta one long form video. It can be horizontal ha. Ibig sabihin horizontal YouTube format, no? Hindi yung shorts na parang TikTok na vertical. But horizontal. Okay? One long form, 5 minutes is okay. Okay? So that's already a YouTube video na pwede mong i-post sa Facebook page mo. Dalawa na agad yan. Gets ba? Gets? Gets, guys? Pwede siyang live session. Diba? Yung live session, may recording. Oh. Kagaya neto, nagwe-webinar tayo. Yung recording neto, pwede ko itong content sa YouTube. Gets ba? Basta may isang long-form video ka. Ayan. Nakadalawa ka ng content. YouTube, isang Facebook. Next. Diba? Ayan nga. Oh. One long-form content, ilalagay mo sa YouTube. Oh, 'di ba? Next, i-extract mo yung audio. Ibig sabihin, ihihiwalay mo yung audio, meron ka ng podcast. O, tatlo na agad 'yon. At ang kagandahan dito, guys, again, si Tik
si ano, si Spotify ngayon, ang podcasting is video podcasting already. Yung video na yon, same video na yon, pwede mong i-upload sa Spotify. May video podcast ka na. Ilan na tayo? Tatlo. Sabihin natin, nag-post ka din sa YouTube, nung anong sa Facebook, nung long-form video, apat na. Clear? Clear? Okay pa tayo? Clear? O, apat na agad yan, ha? O. O, tapos, yung long-form video na nilagay mo sa YouTube, chop-chopin mo lang yon. Yung mga magagandang parts ng video, makakagawa ka ng 2 to 3 na Instagram Reels or TikTok or YouTube Shorts. Diba? Instagram Reel, Facebook Reel, YouTube Shorts, TikTok. Oh, ilan na yon? Sabihin natin nakakuha ka ng 2 na Reels out of that video. At the 8 na yon, 4 plus 8, guys. Pakisulat dyan. 4 plus 8. Children, please answer. 4 plus 8. 12. Very good. Oh, may 12 content ka na agad, T. Oh, sino ka dyan? May 12 content ka na. Oh, pwede din yun sa LinkedIn. Oh, plus 2, 60. Ah, 12 plus 2, 14. Oh, diba? May 14 pieces of content ka na. Tapos, yung main idea ng short form videos mo, gawin mong Twitter post. Oh, diba? Kung may 2 kang pieces of content, 14 plus 2, ano yung 14 plus 2? Ano yung 14 plus 2? Ay, nako. 16! Oh, ipopost mo sa Twitter. Eh, diba? Oh, ayan na nga, nasa Twitter na. Oh. May 16 ka na. Oh. Tapos yung Twitter na yon, screenshot mo, pwede mong ipost sa LinkedIn. 17. Pwede mong gawing reel. 18, 19, kasi 2 yung reels, TikTok 20, YouTube Shorts 21. Naka 21 content ka na agad dito pa lang. Isang piece of video lang yun, di ba? Tama ba ako? Tama? Comment tama. Oh, di ba? And that is what you call repurposing of content or content repurposing. Comment nyo dyan. Repurposing content or content repurposing. Pwede po na name ko na pages iba, hindi ka na real name. O naman, ako nga buhay virtual assistant eh, di ba? It's repurposing of content. You maximize one long form video and break it down to 20 plus. Imagine guys ha, sinabi ko one form, wag yung record lang na isa ng one long form video, pero nakailang content ako? 20 plus. At yung 20 plus na yan, isasabog ko na yan, ikakalat ko na yan sa iba't ibang social media places. Sa iba't ibang social media pages ko. At isang beses lang ako nag-film. Gets ya ba? Gets? You like it? You like it? You like it? Oh. Nakatulong? Ang tawag, I like it. Ayan. And trust me guys, ito, listen to this. Comment, listen. I need you to hear this, okay? I need you to hear this, okay? Honestly, right now, pag na-master mo ang content repurposing, guys, ang dali mong makakuha ng kliyente. Kasi halos lahat ng kliyente, lalo na yung mga service-based clients, lahat sila tamad mag-film at lahat sila naghahanap ng content repurposer. Kasi gusto nila, ma-maximize nila yung na-film nila na isang video at mailagay sa lahat ng social media platforms nila. Trust me, kapag na-master mo ang content repurposing, sobrang dali na sa clients ito. Sobrang dali mong makakuha. Provided, ginagawa mo siya sa sarili mong personal brand. Okay? Provided, ginagawa mo siya sa sarili mong personal brand. And because of doing this, ito yung mga na-achieve ko ng 2022 and I'm very proud. Some of you may not be a fan of Nasire, but I'm still proud and I'm very happy, no? Kasi I was able to reach this, no?
I won 2 awards last year. First award is from Blogapalooza, where I was awarded the best education content creator of 2022. Ayan, and a month after, I was able to grow my community sa Nas.io, which is yung ginagamit natin. And worldwide, guys, worldwide, ako o si Barangay DA ang largest worldwide when it comes to members. At ako yung pinakaunang na-awardan ni na Sire of Nas Daily ng plaque for reaching 10,000 members. Pumunta siya ng Pilipinas to award me. And it's such an honor. And because of that, yung nasa pinakakanan na video, na picture, na feature ako sa mga videos. Yeah. So, grabe talaga, full production yan, guys. Kung makakita mo yung team, full production yan, te. Sino ka dyan? Sabi ko talaga pag upo ko, hala, totoo ba to? Ako ba to? Asa na makeup artist? Ganon. For the history ka dyan, yes. Sobrang salamat po sa mga nagko-congrats. Sobrang milestone talaga na hindi mo kalaay makakuha ka ng ganong awards. And this is because I was intentional with my content. I was very consistent with it. I was serious about it because I really want to help people. No, I really want to help people. And nagbunga. Madaming opportunities. May mga recognitions. And the most important part, guys, there, para sa akin talaga, is whenever I get messages from my followers na, hey, because of your videos, Jam, pumasa ako sa interview. Because of your videos, VA na ako. Because of your videos, social media manager na ako. Because of your videos, meron na akong gantong business, and so on and so forth. And that is the best reward na makukuha mo as a content creator. Yung na-serve mo yung purpose mo, na dahil sa content mo, ay may isang buhay na napaligaya ka o may isang taong natulungan ka at least. And that is more than money. Pero gusto ko pa rin ng money. Pero, gets niya ba guys? Sobrang sarap ng pakiramdam. So, if I can do it, I know you guys can do it as well. Wala tayong uurungan, no? A lot of opportunities are in social media as long as you maximize it, you're consistent with it, and ethical ka at wala kang gagawing kalokohan, guys, you'll go far. You'll go far. My future self telling me that, yes, lady! Diba? So, guys, maraming salamat, no? Sana marami kayong natutunan sa webinar na ito.